Oh, so this day, wala tayong re-reaction at gusto ko lang magkaroon at magpayo sa mga kapwa ko YouTuber na gustong pumasok dito sa URCC at ano ba talaga ang priority sa mga YouTuber sa mga gustong pumasok dito at para mapansin din kayo na matchmaker na si Coach Alex Tolentino at even us na mga naging parte ng URCC. Okay, sa mga kapwa ko vlogger, no? Sa URCC may batas, may gobyerno, ibig sabihin, kailangan natin maging lisensyado sa gab. So pag sinabing fit to fight, dapat wala kang kung anumang sakit na kung anumang history, bali na malala, or even lalong-lalo sa ulo. Kaya kung YouTuber ka na gusto mong pumasok dito at madalas kang makipag-sparring, walang headgear, walang mouthpiece, minsan walang maayos na gloves o hand wrap, try mo munang ipatingin ang iyong sarili before or bago ka mag-hype dito. Kasi baka dumating sa punto na kung kailang okay na yung hype pagdating naman sa medical, pagdating sa gab, eh hindi ka pumasa. So sayang din ng effort. So mapapayo ko lang sa mga YouTuber na mga sasali dito mga par, kailangan natin gumawa talaga ng hype. Pero piliin nyo pa rin yung hype na tingin nyo hindi papasok sa toxicity. Tapos na sinabi toxicity, oh, may toxicity pa rin sa trust talking, sa trust talkan, sa sagutan. Minsan makapagmura ka para sa trust talk sa kalaban mo. Pero the way na parang pupunta tayo sa pinakailalim or pinakarurok na talagang pagdi-disrespect sa magiging kalaban natin, isipin din natin kung karapat dapat ba natin siyang bitawan or di kaya isama pa sa hype na gagawin. Pag sinabing hype mga par, hindi lang nakafocus yan sa nag-aaway, nagmumurahan o kung ano man masasama salita sa kalaban para lang mapansin ka or umusok ang isyo ng laban yung dalawa. Maraming hype na pwedeng ilusot o di kaya gawin sa pamamagitan ng habang nag-iensayo, pwede nakakatawa, may seryoso, o mas maganda lahat ng emosyon pasukan nyo rin. Pwede kayong magpalungkot, pwede kayong magpaarte, pwede kayong maging galit, pwede kayong maging madrama, pwede kayong maging totoo. Huwag natin ilagay lagi yung saltang hype doon sa toxicity na akala natin the more na mas maanghang at mas malala yung sasabihin natin, doon tayo napapansin. Huwag natin tanggalin yung pinaka-personality natin pagdating lang sa salitang hype nowadays. Kasi pagdating sa laban sa URCC, hindi yun ang yung sasandalan sa loob ng cage. Ang kailangan pa rin sa loob ng cage, yung totoong laban at totoong tapang kung paano mo susuungin yung panibagong buhay mo sa loob ng cage. Kung YouTuber ka na sanay ka talaga sa suntukan at kung ano man, pabor sa'yo to. Pero kung YouTuber ka na ngayon ka pala mag-iinsayo at inihintay mo na magkakontrata bago ka mag-iinsayo, mag-isip ka million times. Dahil ako sa karanasan ko, hindi certain ang isang buwang ensayo para lang sa laban na to. At hindi biro yung mga pwede maging kalbaryo na pasukin nyo sa ensayo hanggang dun sa laban na susugungin nyo. Kaya ngayon pa lang, balansehin nyo na kung ano ba talaga ang gusto nyo at karapat dapat ba kayo para dito. At sa mga matatanggap naman, sobrang maraming salamat din siyempre. At siyempre, dahil sa URCC, nabigyan tayo ng bagong pagkakataon na mailabas sa ating talento, kung talagang gusto mo lumaban, ito ang isa para sa'yo. At siyempre, huwag natin kalimutan na ang ugat ng lahat, si Paring Bullet at si Champ Mamot, dahil sila ang nag-umpisa na lahat na ito. Pero kung susuungin natin yung pinakaumpisa na lahat nito, syempre hindi mawawala dyan ang Kiko Matos and Baron. Yun ang pinakaugat at pinakaugat pa sa ugat. Kaya para sa akin mga par, enjoyin nyo lang, mag-insayo kayo, galingan nyo, at again, iwasan nyo yung over-toxicity hype dahil hindi yan makakatulong sa inyo. Ginagawa natin to just for entertainment. Diba? Ginagawa natin yung role para magkaroon ng hype. Pero hindi natin kailangan baguhin yung attitude natin para lang sa hype. Well, nowadays, marami din makakaintindi. May mga viewers na alam nang nag-hype tayo, hindi pa rin nila maintindihan yung ginagawa natin. Meron naman na i-entertain na lang, kaya naipagbakbakan din sa comment section. Meron naman matured na kung kailan yung laban, mas sila pala yung sumusuporta kumpara sa lagi nagbabangayan sa comment section. At araw-araw nanonood. At the end of the day, lahat yan may part sa channel natin at personalities natin. Isipin pa rin natin yung long term bago tayo mag-hype or habang nag-hype para matapos man itong laban na ito, matalo at manalo man tayo. Meron pa rin tayong
taong susuporta sa atin o magmamahal sa atin, saan tayo mapunta after ng fight? Okay, manalo, lalong-lalo na matalo. At yan ang aking karanasan, mga par. Kaya sineshare ko sa inyo, napakagandaan ng programa ngayon ng URCC dahil hindi mo akalain magiging professional ka agad sa tanan ng buhay mo. Pero again, marami kayong dapat i-consider, lalo pagdating sa budget pag-iinsayo, sa budget ng medical, CT scan, IDs sa gab, at the same time, yung mga kailangan nyong intindihin about sa TF or anuman negotiation. Kaya yun lang, mga par, maraming salamat. At ito si Ma'am Soberano. At abangan nyo yung next vlog ko. May mga ilan ako i-re-recommend. At sana pakinggan tayo ng mga matchmaker, especially Coach Alex Cabacal and Boss Aaron Katunaw. Again, sa lahat ng YouTuber na nahahatak kayo sa URCC, abangan pa natin yung mga ibang palaro. At grabe talaga ang utak ni Chief Alvin Aguilar. At eto, sa lahat talaga ng sasali na YouTuber dito sa URCC, bernakil talaga, mga par, ang talagang kanilang pinapasiklab. Bakit? Ito ang dahilan ni Chief Alvin Aguilar. Ang ibang YouTuber sa ibang bansa, boxing, MMA, may gloves. Gusto niya maging kakaiba ang YouTuber na papasok sa URCC. Bernakil. Para pagdating ng panahon na magkahamunan ng crossover, country versus country, alam nila kung gaano katindi ang Pinoy. Well, bilang first-timer, hindi ko sinasabi napakagaling ko, pero yung experience ko, tingin ko makakatulong, lalo sa mga kapwa-YouTuber ko na talaga may alam at marunong sumutok. At yan na halos araw-araw ang ginagawa sa content. Kaya good luck, mga par. Abangan nyo yung mga recommendation ko next vlog. Yun lang. Bakbakan na!